meron kayong pagpapakitaan. Ganun ba yun? Good morning mga iring! Laidang Iring here and welcome back to my channel! Kung bago pa lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, mag-likes at ipindot mo yung notification bell para updated kayo sa akong susunod na mga video. So today is a good Saturday. So ngayong araw na to, sobrang bait po talaga yung panahon at din sobrang bait din po ako. So tuturuan ko kayo kung paano magluto ng lumpiang toge with carrot. So yun po yung siyang tips ko. Ngayon magluluto tayo ng lumpiang toge. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga preparasyon sa pagluluto at kung paano ito i-wrap yung toge sa wrapper para makita ninyo. So ngayon mga iring, ipapakita ko sa inyo kung ano tong nasa screen ninyo na nakikita ninyo ngayon. So prepared na po lahat yung mga gamit ko. So meron tayong wrapper, nabili ko siya sa KCC, is worth of 24 pesos. Okay, meron tayong all-purpose flour. So ito yung ginagamit kong pandikit para masyadong dikit talaga siya sa wrapper. So, meron tayong carrots pati yung toge. So, kailangan lang natin siyang i-blanch or pakuluan para matanggal yung medyo maamoy-amoy nito, yung toge parang masyadong maamoy. So, parang medyo malambot din siya, kailangan din natin siya. Mga iring, ako'y magpapasalamat po sa inyong lahat dahil thank you po sa lahat na nag-subscribe sa akin. So, 96 subscribers na po tayo. So, maraming salamat po sa inyo dahil andyan kayo, andito ako. So, hindi nyo po ako pinapabayaan. So, maraming salamat po sa inyo mga iring, mga kanyaw, ha? Thank you. Ito yung ginagawa natin. So, ito na yun siya. I-demo ko to sa inyo. So, lagyan ninyo ng carrots pati yung toge. So, kailangan ninyo lang siyang dahan-dahanin. I-roll ninyo kasi parang masyadong manipis kasi yung wrapper. So, side by side, kailangan yung ipiko tong wrapper. Ganon. Nakikita ninyo ngayon sa screen ko. Ganon. So, i-roll ninyo siya. Ganon. Yan. Yan siya yung itsura. Tapos, lagyan ninyo siya ng all-purpose flour dito para magdikit talaga siya para hindi siya mabasag yung itsura ng kuwan ninyo lumpia. So, ganito siyang itsura. So, surprise! Ngayon mga iring, ipapakita ko sa inyo kung saan ko siya dinideep fried. So, wala po akong masyadong kagamitan dahil ewan, hindi ko po alam dahil wala lang po sigurong pambili. Ganun yun siya. So, nilagay ko lang siya sa rice cooker. So, doon ko siya naisipan na i-deep fried yung lumpiang toge. So, ipapakita ko sa inyo ngayon. Dito ngayon, so dito ko nilagay yung lumpiang toge ko. So, ayan. So, dito siya sa rice cooker. Ayan. So, kailangan mo lang siyang pindutin kaya para maluto siya, mainit siya. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong itsura ha. Tingnan nyo. So, ganito yung itsura. Ayan. Diba? Perfect. So, ayan mga iring, nakikita ninyo ngayon sa inyong screen. So, kahit pa paano, dito natin siya niluto sa rice cooker. So, nakikita nyo pa rin siyang pwede siyang maluto. So, ayan yung itsura. So, nagiging golden brown na siya. So, aantayin lang natin siya for a minute para maluto na talaga siya. Pwede na natin siyang kainin. Diba? So, madali lang siyang lutuin. Maya-maya, antayin lang natin siya mga iring, mga 5 to 8 minutes bago siya maluto yung lumpia. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura, kung magiging golden brown ito, at saka pwede na natin siyang kainan for merienda or pang sudana to kung magkaunta. Oo. So, kung sa mga nagtatanong sa ako kung kabalo ko magbisaya, so bisaya po ko. Magbabalik mga iring! So, maraming salamat po ulit sa inyo ha. So, ngayon ipapakita ko sa inyo ang ating lumpiang toge with carrot. So, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng lumpia natin. Surprise! Yan. So, nakikita ninyo ngayon sa screen ko. So, ganito yung itsura ng lumpia natin. So, medyo golden brown. So, expected na ninyo talaga siya na crispy talaga to siya ito. Ayan. So, nakikita ninyo ngayon ba na bawat hawak ko sa lumpiang ito, nagugas pa ako ng kamay ha. Malinis po yung kamay ko. Paalala ko lang po.
So, pwede nyo siyang gawin sa inyong bahay or pwede kayong magbenta na gumawa nito. So, mura na at nakakasave pa kayo sa pera ninyo. So, gawin nyo ito sa bahay ninyo, ha, para may mabenta din kayo at saka meron kayong pagpapakitaan. Ganun ba yun? Mapagpapakitaan ng kamalasan sa pagluluto ninyo. Ganun siguro to. Nakalimot man ko ay ganun. Ha? So, ayan. So, pwede kayong gumamit ng iba't ibang mga sauces. So, depende po sa inyo kung akma ito sa panlasa ninyo at pasok sa standard niyo. Pero ngayon sa video na to, hindi ako gumamit ng sauces. So, pwede siya ketchup or mga other mga sauce na pwede nyong i-partner nito. So, titikman na natin siya. So, ang laman nito, may mga ingredients na ito sa loob. Hinahaluan ko na ito siya ng panlasa para akma din siya sa panlasa ko. Perfect. Inis. Sobrang crispy yung sarap. Gusto ko. So, try ninyo sa bahay ninyo, ha? So, ako yung nagpapasalamat po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang po yung video ko. Salamat po ulit dahil kakain na po ako ng lumpiang niluto ko. So, bye-bye. Thank you. Thank you ulit guys sa 96 subscribers ko, ha. So, hindi nyo ako iniwan. Bye-bye.